Yo guys, what's up? Welcome back to my channel. Alam mo online po sa mga bago lang po dito sa ating channel. Please subscribe po kayo at paki-on ang notification bell para palagi kayong updated. Huwag po kayong maiinis kayo sa pagkat lagi ko pong inuulit-ulit dyan. Ganun po talaga ang nature kapag meron po tayong mga content kasi pinopromote po natin ang ating mga channel. Alam po yan ang mga vlogger. So ayan, ang ating po magiging content ngayon. Itong 10 piso na baby metallic. Actually, yung sa thumbnail na nakita nyo, yung year 2007, wala pa po tayo yan. Ano, in-edit ko lang yan. Kaya, syempre, kailangan natin mag-update dahil po sa kasalukuyan. Ang year 2007 na yan at year 2000 na yan. Nahin, ayan, wala pa po ako nyan eh. At sa kasalukuyan nga eh, nag-range na po ang mga presyuhan yan sa price list ng mga coin collector from 2,000 pesos to 5,000. Ayan po ang updated value niya ngayon. Meron kasing bracket yan guys dahil depende po yan sa condition ng coins from good condition to uncirculated condition. Ayan, so kayo po ba, willing po ba kayong bumili guys sa ganong presyo, 2,000 to 5,000? Kasi po ba talagang kinakailangan, ano, at wala kayong makita lalo't passion mo at meron ka naman extra pera, syempre bibili ka na niyan, you know? Kasi yan yung something na parang pride mo sa sarili mo, no? Yung pride po na hindi mapagmataas, ano? Mali po yung pride na mapagmataas. Share ko lang sandali, ano? Sino po bang ma-pride dito? Especially doon kasi sa mga taong medyo may konsa buhay, sila po yung ma-pride, no? Pero mali po ang maging ma-pride. Mas maganda kahit meron tayo, dapat humble pa rin tayo. Kasi yung pride po na yan, kasalanan po yan. Yan po ang unang kasalanan na namayani. Kaya nagkaroon po ng digmaan, share lang sa langit noon. Yung pinakamagandang anghel na nilalang ng Diyos, may maparide siya sa kanyang sarili, no? Yun po ang sumira. Kaya kasalanan po ang pagiging mataas ang pride. So ayan, share lang po yan. Balik tayo dito sa ating topic. Okay, ito po nga year 2006 ko. Maganda po ang kondisyon nito at naka-ready na to. Inaantay na niya yung kasunod niya, yung year 2007, you know. Pero nga, wala pa rin tayo makakuha. Check muna natin to. Maganda na ito, ipang album guys, naka-ready na ito. Ayan siya. Year 2006. Bibihira lang sa kasalukuyan yung medyo maganda kondisyon kasi matanda na itong year 2006 na ito eh. Obverse 1 lang ang mga year 2006. Ayan, check nyo po yan. Ano? Tapos year 2007. Then year 2008. Napapagitnaan. Ano? Itong year 2008, napagitnaan ito ng dalawang hard to find, 2007 and 9. Pero itong year 2008 na hawak ko, hard to find din po ito dahil ito po yung reverse 3. Ayan o. Yan, yung karamihan po na mahahawakan nyo nyan, reverse 1 po yun. Ito pong hawak ko, rare po ito, reverse 3 yan. So, ka-level niya yung 2007 and 2009. Hindi ko po ito binili, naswertehan ko lang ito eh. At kabilang itong year 2008 na ito, yung sa variance ni Andres na Bonifacio na bilugan ang ulo. Yung year 2007, pababa, ang ulo po ni Andres Bonifacio doon ay kone. Medyo payat yung mukha niya doon. Oval ang kanyang ulo. Then, itong sumunod, yung year 2010, ano, sumunod. Sumunod ito doon sa hard to find na year 2009. Ayan, nakaready na rin to guys. Maganda ito. Talagang pinili ko. Kasi nga po, pag nakompleto ko yung mga series ko, pag nilagay ko po yan sa isang album or frame, eh, maganda siyang tingnan. Hindi po ba? Ayan siya. Itong year 2010 na ito, marami ito, common ito. Pero isa ito sa pinakamaganda, ang pagkaka-mintage. At bago lang tayo magtapos guys, daan tayo sa glitch animist. Tignan natin yung mga percentage nito, no? Kung bakit ganun kahirap harapin itong mga 2007, 2008, verse 3, and 2009. Yan, tara. Ito, punta muna tayo sa Google.
Isa na yan. Yun. Google tayo. Tapos search natin dyan. Ito, nandito na siya. 2017 piece of BSP. Siyempre, lumista. Ito. n.lumista.com. Medyo mabilis naman ang internet. Ano? Alam nyo, kapag ang load inutang, mabilis po eh. Ba't kaya ganun? No? So, huwag na kayong bumili ng load guys. Mangutang na lang kayo. Joke lang. So, diretso tayo sa kanyang years. Wala pa kasi akong internet na ano eh. Eh, ano lang to eh. Data lang talaga ang gamit ko eh. Kaya medyo kailangan magtsaga. Ano? So, ito. Simula natin sa year 2007, 0.5%. Ayan. Kaya gano'n na lang guys, ang kanyang pagiging napakahirap hanapin. Kung mag-abang-abang ka lang talaga, parang imposible na nga kang makakakuha nito eh. At walang value dito kasi nga, hard to find po siya eh. No? Year 2007, ayan po yung nag-release na po yan ng 2,000 to 5,000 sa price list ng mga coin collector dito sa Pilipinas. At itong year 2008, yung common po dyan is 6%. No? Sumunod, Ubers 2, napakababa din. Wala pa ako yung Ubers 2 na yan. Pero itong Ubers 3 na 2008, yung 0.16, nakadalawa ako yan eh. O sinewerto lang tayo dun ano. Kaya huwag po kayong mawawala ng pag-asa guys. No? Tsaga-tsaga lang yan. Talagang determinasyon lang yan sa pag-hahanap. Tapos itong sumunod, year 2009, ayan. Ganun din po ang presyuhan yan, 2,000 up to 5,000 pesos. Depende sa kondisyon guys. Tapos year 2010, yung ating dinghawa kanina, Ubers 3 lamang siya. At napakadami nito guys, ito po yung mga common na 10 piso na maganda po ang value dito. Sa verify, no? Mayroon 104 at sa uncirculated, 88 na siya. So kapag maganda ang kondisyon at circulated, tabi nyo lang muna yan guys para pag nabuo nyo yung series ng bimetallic, eh, magiging maganda ang inyong koleksyon. So ayun na po ang kabuuan ng ating content at isya-shoutout ko lang itong ilang ating viewers. Okay, shoutout Sergio Binondo, yan, from Santa Ana, Manila siya. Salamat, shoutout din Rafael Eliaso. Ayan bro, kailangan ka ba papasyal dito? Sabihan mo lang ako ah. Ayan, shoutout Jesana Stabilio. Thank you sa inyo. And also shoutout Buboy Salinas. Maraming salamat. And also shoutout kay Kuya Serapin. Ayan siya. Kuya Serapin yung naka-smile. So until next time guys. Sana samahan nyo ulit ako. Abang-abang lang kayo pag mayroon tayong bagong content. Maraming salamat po. Hanggang sa muli guys. God bless you all. I'm out.